Good day mga idol! Welcome to Jega Parter Breeder! Okay, grabe! Pil na pil ko talaga mga idol yung aking salamin talaga dahil sobra init ngayon. Kararating-rating lang din namin. Then syempre hindi natin palalagpasin mga idol yung mga gantong panahon dahil una-una pag ako nalipat na naman ng ibang lugar baka wala ng bakantil lote na ganito, wala na tayong free time, so samantalahin natin mga idol. So bago natin gawin yung content kung paano malalaman na healthy ang ating alaga, lalo-lalo na yung mga talagang nasa ibang bansa mga idol, so shoutout sa inyo na kayo po ay ipinagkatiwala ninyo ang inyong mga manok at ginagastusan nyo at through video and picture nyo lang makikita. So paano ba natin malalaman na healthy talaga? And syempre mga idol, syempre sa mga owner din na mga nandito sa Pilipinas at kung paano rin nila talaga malalaman na healthy ang kanilang alaga. So tamang-tama tong video na to mga idol. So napakainit ngayon. Bago natin gawin yung content niya mga idol, magbibigay muna ako ng konting tips kung paano maingatan ang ating alaga lalo na pagka ganitong sobrang init ng panahon at summer na summer talaga. So syempre usong-uso ngayon mga idol yung tinatawag na heat stroke talaga. So napakarami na naman nagpo-post ng heat stroke. So una-una mga idol, syempre pagka sobrang init, kailangan lang naman natin na maliliman yung ating alaga. What if kung halimbawa mga idol, ganito nga yung location mo, yung wala talagang puno, yung ganyan talaga kainit, ganyan-ganyan. So ang gagawin mo lang dyan mga idol, syempre kailangan palamigin natin yung kalupaan. Didiligan mo lang after magpatuka ng umaga. At the same time, bibigyan natin sila ng iinumin na kung saan tutulong sa kanila yung tinatag na electrolyte. So marami yan mga idol. Bigyan ko kayo ng example lang. Okay, so meron tayong Bitmin Pro, meron tayong Selectrogen na iminimix sa inumin mga idol. At the same time, syempre, babasahin nyo yung kanilang kilikili pagkatas kumain na umaga at hihilamusan nyo mga idol. Para dun pa lang, ma-relax na sila. Okay? Pagdating ng alas 10 mga idol, alas 11, mainit na naman, lalo kung sa range area nyo, kailangan magbibigay na naman kayo mga idol ng bagong tubig. So magpapalit na naman kayo. Kaya pagka nagbigay kayo, nagtimpla kayo, huwag masyadong dami mga idol. Para at least maganda at palit ng tubig. So napakaganda niyan mga idol. Okay? The same time, pagdating na naman ng mga alauna, mainit na naman yan. Talagang mainit tulad ngayon. So pwede naman kayo magbigay ng bagong tubig na naman mga idol. Okay? So syempre mga idol, pagka mga naka-range area yan, so syempre sisilong naman yan. Pero kung halimbawa sa mga cording area natin, so bibigyan lang natin sila mga idol ng pagkakataon na malamigan yung sa ilalim na lang o sa lupa na lang. Okay? So syempre di na natin mapipigilan yung araw, sobrang init na talaga yan. So yun lang yung gagawin natin na kailangan hilamusan natin sila mga idol. Okay? At the same time ngayon mga idol, shout out tayo kay EMKK Game Farm. Okay? Dahil siya nga si idol na nasa ibang bansa. And Mike Marteja, Chris Rujo, Kian Rujo, Floramay Araneta. Then antayin nyo mga idol yung mga susunod na shoutout. So ito na nga mga idol, paano nga ba natin malalaman na healthy yung ating alaga? So syempre number one, unahin natin yung itsura, physical mga idol. Kailangan malaman natin yung mga itsura para at least kahit papano kung halimbawa kayo din ay may selection na gagamitin sa precon o conditioning or even dun sa mga selection na namimili dahil bibili sila. Kailangan meron itong mga kategorya na mga mababanggit natin. So disclaimer, lalo na mga idol sa mga handler, sa mga farm, and dun sa mga pinagkakatiwalaan, lahat ng bagay may good at bad. So ang bad dito mga idol, masasaktan kita. Ang good, matututo tayo. Then, syempre, open-minded. Kailangan araw-araw tayong may matutunan. Huwag nating gamitin yung emosyon. So ito na nga, simulan na natin mga idol. So simulan natin sa pinakaulo mga idol. Okay? So una, ano ba muna yung pagkakaiba ng may palong at walang palong pagka ganitong summer? Ang palong mga idol ay nakakatulong yan na magpalamig sa katawan ng alaga nating mga broadcock, even sa mga broadhen din. Kasi yan ay air cooler nila yan mga idol. Okay? Then pagka may palong kasi mga idol ay nakikita din natin kung stress yung alaga dahil pag nangingitim yan, nag-iiba ang kulay niyan mga idol, dun nakikita na natin. Okay? Then pangalawa, pag halimbawa sa ulo natin titignan, kailangan para malaman na healthy ang alaga natin mga idol is, syempre naman, mapulang-mapula. And kailangan ang kanilang mga mata, mapulang-mapula din mga idol. Then syempre yung ilong, malinis na malinis. So syempre pag madumi yan, meaning sign, may sipon yan mga idol. Pagka mapungay ang mata mga idol, okay, ibig sabihin yan, pogi, hindi, joke lang. Okay, so pagka mapungay yan and then matamlay yung mata, may nararamdaman yan mga idol. Then pagka halimbawa mga idol, yung mental, dahil isasama natin, pagka bibihira tumilaok yan,
ibig sabihin niyan mga idol, may nararamdaman. So makikita mo na healthy ang alaga natin pagka yan eh maliksi, malikot, magalaw. At syempre, pagka pumunta tayo na sa balahibo niyo mga idol, kailangan makintab. Okay, doon mo malalaman ngayon na healthy at marunong yung nag-aalaga. Kasi pag halimbawa, medyo nadadry ang kanyang balahibo mga idol, kulang yan sa paligo. At the same time, baka naman kulang sa shampoo. Baka naman yung isang sachet ginagamit natin sa 15-20 heads. Okay, so talagang masushort yan. Yung pinakadulo ang nagsasuffer. Okay? So, kailangan makintab ang balahibo. Then, pag sinabing walang issue, at para healthy rin, kasi kategorya sama-sama, kailangan kompleto mga idol, yung kanyang pakpak. Okay? Siyempre, yun nga yung kategorya nung kung ikaw ay selection ng bibili. Same time mga idol, kailangan yung kanyang buntot ay hindi paling. Diretso, maganda. Okay? At the same time, kung pupunta tayo mga idol sa kanyang paa, sa kaliskis, kumpleto yung kanyang daliri, makintab yung kanyang daliri, at walang kalyo-kalyo. Pero syempre, pagka backyard mga idol at walang mga damo, tulad na mga ganyan, at wala tayong ganyan sa cording area natin, syempre, possible na talagang may kalyo din yan. And pagka sinabing internal naman, syempre, paano natin ipapaliwanag? Hindi naman nakikita ng ating mga mata. So, siya nga pala mga idol, abangan nyo yung gagawin kong content dahil yun ang susunod kong gagawin. I-upload ko muna to. Yung hindi nagtutunaw, hindi natutunawan, at hindi nagtunaw. So, ngayon, abangan nyo, napakaganda niyan ay abangan nyo mga idol, okay? So, syempre, pag sinabing internal na mga idol, eto na. Pag halimbawa kumain siya mga idol, makikita mo na mabilis matunaw, matanggal, mawala yung pagkain sa butchi niya mga idol. Then, malalaman mo kasi na healthy talaga ang manok based on experience, ganun ako kakulit talaga mga idol na mag-experiment before. So, nabibilang ko yung ipot ng aking alaga dahil syempre, per ano yan mga idol, kulungan dati. Okay, mula umaga hanggang umaga, so umaabot yan ng 15 hanggang 17 na ipot. Ganon mga idol, malalaman mo na healthy yan. Then, malalaman mo rin na healthy through internal dun sa ipot niya mga idol. Pero pagka ganito kainit ang panahon, syempre ang gagawin ng alaga natin para matulungan niya yung kanyang sarili na magkaroon ng lamig sa katawan niya, inom ng inom. So kadalasan ang ipot nila ngayon ay medyo basa talaga. So normal kasi kung ano yung kinakain nila, yun yung inilalabas din nila. Ngayon pag halimbawa mga idol, pagdating sa mga damuhan ang ating mga alaga, so expected na ang ipot nila niyan ay maberde talaga kasi berde yung tinutuka nila. Kung ano yung kulay ng kinakain nila mga idol, syempre doon nagre-reflect din sa ipot yan. Lalo na kung kumakain sila mga idol ngayon ng mga matubig na prutas like pakwan, ano pa ba, mga melon, mga mangga. So syempre doon magre-reflect, doon makikita yan. Then malalaman mo talaga mga idol na ano din, stress ang alaga natin. Kung halimbawa, hindi naman inom ng inom, ordinary naman, maganda naman ang panahon, nalaman mo, ang ipot niya basa, stress din yan mga idol. Sign na stress din yan. Okay? So, ganun din, kung halimbawa mga idol, kayo ay nagpo-pointing na, so pagkabasa, stress din yan. Masyado ma-moisture yung katawan. Malalaman mo talaga na healthy ang ating alaga, yun nga, pagka talagang tilaok ng tilaok, galaw ng galaw, then pag nakakita ng ibang tao, talagang alerto siya. Okay, malalaman mo na hindi healthy ang manok mga idol pagka nakaupo, matamlay, mabagal kumilos, dumating ka na magpapatoka na, so parang wala lang, parang dead maka lang. So doon mo malalaman yan. Basta pag mapagmatsyag ka at nakita mo mga idol na nagbago na yung kilos na ikinikilos niya, so kailangan alamin mo na kung ano yung kanyang karamdaman para maagapan na natin mga idol. Kasi napakahalaga mga idol na maging kabisado natin yung mga ganitong uri ng topic kasi talagang mai-improve mo at pag nag-improve ka, syempre dagdag kaalaman, syempre hindi tayo gagastos. So isipin mo mga idol, pag halimbawa ilan yung alaga mo at nagkasunod-sunod, nagdamay-damay, nagawa-hawa, syempre pera na yan mga idol. So kailangan dito, diskarte lang talaga.
So yung mga kategorya na mga binanggit ko mga idol ay talagang makakatulong para sa atin. Then shout out tayo mga idol kay Ricardo Malisido, Carlande Ruflo, Cesar Boying Racadio, Totoy Bibu Vlog, malaking shout out kay Bobby Gonzales, Fallen Angel, JR Natura Gadjano, and Michael Jason Royo. Syempre hindi natin makakalimutan yung isa sa pinaka solid, solid na subscriber na talagang mula noon hanggang ngayon mga idol. So yun na nga mga idol, huwag niyong kakalimutan, kailangan kabisado nyo yung kilos, yung galaw ng ating alaga. Okay? So kung mapapansin nyo mga idol, nag-iiba, bumabagsak ang pakpak, nagiging buhaghag, namamayat ang paa. Okay, so yan na yung mga sign mga idol. Ngayon, pagdating naman sa kulay ng ipot mga idol, meron din tayong tatalakayin yan na regarding sa green na ipot na may puti, pula, then yung madilaw, okay, at saka yung isa pa. So, bali, apat yan mga idol eh. Okay, so abangan nyo din, gagawin natin yung content na yan, lalo na yung mga may issue na ganyan. So, susundan nyo lang mga idol. So, abangan nyo yung susunod. Then mag-comment kayo mga idol para ma-shoutout ko kayo dito sa hindi nagtutunaw, hindi natutunawan, at hindi nagtunaw. So tatlong klase yan mga idol. So napakaganda yung content na yan. Then abangan nyo, sigurado ako mga idol, mag-i-enjoy kayo. So yan lang muna at maraming salamat.